napag-usapan natin ang patungkol sa pag-offer nitong si Shell kay Gabiru ng panibagong powers. Inisacrifice nitong si Shell ang unique skill nitong si Gabiru, pero as a result ay nagkaroon naman siya ng isang ultimate skill. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So nagkaroon nga itong si Gabiru ng ultimate skill, kaya tuwang-tuwa itong si Gabiru dito. Sabi ni Gabiru, ang overpowered daw ng ability na ito dahil daw dito hindi na siya matatalo. Naibus nito ang moral nitong si Gabiru. At base sa skill niya, kapag mataas ang moral nitong si Gabiru ay lumalakas siyang lalo. Nagtaka si Barago kung ano ba ang nangyari kasi biglang sobrang laki na naging increase ng strength nitong si Gabiru. Nagpalitan uli sila ng mga atake. Pero this time, si Gabiru naman ang nananalo sa mga exchange na ito. Nagkaroon ng malaking butas sa may dibdib itong si Barago. Pero sabi ni Barago, wala daw itong butas na ito dahil mas malakas na daw ngayon ang kanyang ability to recover. Pero unaware itong si Gabiru na nag-activate pala ang unexpected operation niya. Ang skill na ito nag-disable ng capability na makapag-regenerate nitong si Barago. At dito na natapos ang kanilang laban. Victory ito para kay Gabiru. Punta naman tayo sa may forces nitong si Lagusiline. Siya nga kasi ngayon ang nagli-lead ng kanilang mga Chimera Knights. Ang lalakas nitong mga Chimera Knights na ito, halos doble ang amount ng magicules nila compared sa mga members ng Black Numbers nitong si Demon Lord Rimuru. Pero kahit na ganun, hindi nila matalo itong mga higher level demons na members ng Black Numbers. Sobrang lalakas din kasi ng mga demons na ito. Ito talaga ang gera. Strongest force ng Tempest versus strongest force ng Warcraft Legion. At syempre, hindi natalo ang ating mga demons. Nung nakita nitong si Gusiline ang nangyayari, nainis siya at nagpanic at the same time. Tapos bigla siyang nakakita ng isang silhouette. After niya makita ito, nakaramdam siya ng strong sense of disconnection at nagtunog ang kanyang warning alarm. Ito ay nagsisignal sa kanya na merong isang mapanganib na bagay na mangyayari. Buti na lang at nakita niya agad ang silhouette na ito. Dahil kung hindi niya ito nakita, mamamatay na lang siya nang hindi nalalaman kung bakit. Nung nai-reveal na ang silhouette na ito, nakakita siya ng isang lalaki. Ang lalaki na ito, merong magandang body. Kamukha ito nung kalaban niya kanina. Ito ay walang iba kung hindi si Gadra. After niyang pasabugin ang katawan niya, nagkaroon siya ng mas bata na itsura. Tumawa ng malakas itong si Gadra. Sabi ni Gadra, inakala daw ba talaga nitong si Gusiline na hayaan niya siyang manalo? Nagtaka itong si Gusiline dito kasi ang pagkakaalam niya, namatay na itong si Gadra sa may explosion. Dahil ang principle nga ng magic na yon, gamitin ang life force bilang fuel. Kaya bakit daw hanggang ngayon, buhay pa rin ito? Ngayon, kailangan uli siya nitong si Gusiline na labanan. Pero malakas naman itong si Gusiline. At nakita na natin kung gaano siya kalakas kanina. Mabigat ang katawan niya. At kapag binunggu ka nito, makaka-receive ka ng malaking damage. Dahil ang kanyang body nga, gawa sa may magic steel. In addition, marami pa siyang high frequency ng mga tentacles. Pwede niyang gawin ng mga cannonball itong mga tentacles na ito. Basically, pwede ito mag-boost ng kanyang movement speed. Then ipinaliwanag nitong si Gadra kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Sabi ni Gadra, ito daw ay dahil sa kanyang mystical arcana. Dinevelop niya daw ang arcana na ito. Dito niya daw in-store ang mga memories niya. Kaya kahit na ilang beses pa siya na mamatay, pwede siyang mag-reincarnate and mag-start ng panibagong buhay. Napakaganda daw ng invention niya na ito. Actually, merong participation dito itong si Diablo. Kung bakit nakapag-reincarnate ng successful itong si Gadra. Nung lumapit kasi itong si Gadra sa kanya, hindi niya pa ito totally na tinanggap bilang subordinate niya. Pero inimplant nitong si Diablo ang tempter niya kay Gadra. At sinabi niya dito na once na napatunayan niya na daw na talagang gusto na magsilbi nitong si Gadra kay Lord Rimuru, tsaka niya raw tatanggapin ito bilang subordinate niya. Inirewrite nitong si Diablo ang reincarnation nitong si Gadra. Naglagay siya ng isang importanteng condition. Hindi alam nitong si Gadra ang condition na ito. Nakapagpinili nitong si Gadra
Hedra na mamatay sa isang laban dahil kay Lloyd Rimuru at saka lang siya may i-reborn into a demon race at saka lang siya totally natatanggapin nitong si Diablo na maging subordinate niya. At nasaksihan nga natin na nakapasa sa may test ni Diablo itong si Gadra kasi inisacrifice niya ang kanyang buhay para isama sana sa hukay itong si Gusilini kanina. Ang demon race ay isang race na may characteristic na magaling makipaglaban, suited for combat ang kanilang mga body. At dahil maraming knowledge itong si Gadra ay napakaganda ng naging combination na ito, isang malakas na body at matalinong utak, kaya ni-transform itong si Gadra into a special individual. Ang problema niya na lang ngayon ay wala pa siyang flesh dahil ang mga demons nga ay mga spiritual beings. Kapag mag-i-stay sila sa may world na ito ay kailangan nila ng physical body. Originally ay mang-possess dapat itong si Gadra ng kahit na sino para magkaroon siya ng sarili niyang body, o kaya naman ay kokontakin niya itong si Diablo para siya ay ma-summon at makabalik siya sa may mundo na ito. Pero hindi na kinailangan na maabala pa nitong si Gadra dahil nag-step in na agad itong si Shell Sensei. Sabi ni Shell, kung gusto daw ni Gadra na magkakatawan siya, makaka-receive daw ito ng kanyang sariling body. Dahil daw doon, magkakaroon rin ito ng additional power. Gamitin daw ito nitong si Gadra para paglingkuran itong si Lloyd Rimuru. At syempre, tinanggap nitong si Gadra ang body na ito. Hindi lang basta demon itong si Gadra. Siya ay isang metallic demon race. And as if to prove na siya nga ay black dependent, black din mostly ang mga mata niya. Bumata ang kanyang itsura. Ito yung itsura niya nung bata pa lang siya. Sabi ni Gadra kay Gusilini, wala daw chance na manalo ito sa kanya, kaya mag-surrender na daw ito. Kapag nag-surrender daw itong si Gusilini sa kanya, hahayaan niya daw itong mabuhay dahil dati naman daw sila na magkatrabaho. Pero hindi pumayag itong si Gusilini dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.